Nabalitaan niyo na ba ito na may badyaw daw na kumikita ng 5,000 pesos araw-araw sa panlilimos at nakapagbili ng bahay at lupa? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Sa araw na ito, may komentaryo po tayo. We'll be discussing an intriguing story that's been making round in social media. Kung totoo man o to o hindi, hindi natin alam as of press time. Pero yun lang, let's just talk about this in a healthy discussion. Ano po nangyari? May isang badyaw man daw na kumikita daw ng 5,000 to 10,000 pesos kada araw sa panghihingi ng limos. At nang dahil doon, nakaipon po daw siya ng pambili ng bahay at lupa ng alaga ay nasa 1.5 million pesos. So again, just like a disclaimer lang, this is for healthy discussion lang. Kung fictional to or facto or truth to, that's beside the point. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung itong storya na ito. Nag-spark po ng mga various reaction. With some people, nag-a-admire, may mga pros, may mga iba naman, cons. No? Katulad ng sinabi ni ito, Franco, kung meron mang kwentong barbero, meron ding kwentong badyaw. Imposibleng makalikom daw ng 5,000 pesos araw-araw. Si Leonor naman, mas madami pa ang, kung ganito daw, mas madami daw magpapalimos sa kalsada. Si Noor Sanz naman sinabi, okay lang, dugot pawis naman ang pinuhunan at pinaghihirapan din yan. Si Carl Salem, sinabi niya, kung totoo man, siguro posible pa rin yan dahil sa pagiging masinop at matipid niya sa pera. So kung makikita mo, iba't ibat ang reaction. Pero pag-usapan muna natin siguro ang pros kung totoo man tong story ang to. Kung kumikita man siya na ganitong kalaki, ang kagandahan po na nangyari, nagkaroon siya ng tinatawag na financial discipline. Diba? Despite sa kanyang paghihirap, diba, bilang isang badyaw at namamalimos, nakapag-ipon siya, di ba, ng ganong kalaking pera sa loob ng 2 o 5 taon. Di ba? Pinakita niya talaga na meron siyang disiplina. Hindi katulad ng karamihan, honestly, pag kumita yan, ubos siya. Di ba? Pag namalimos, nilalabas na lahat. Pangalawa, ito po ay isang magandang inspirasyon. Kung sakali man ito ay totoo. Imagine mo na pwede palang mangyari. No, na talagang kumita ng ganong kalaki sa pamamalimos. And then, ang kagandahan din, nakalabas siya sa kahirapan, di ba? As a matter of fact, parating sinasabi ng tao, mahirap daw na, yun nga, sa kanilang sitwasyon, pero pinakita niya kung gusto, may paraan. Pangatlo, pinakita rin niya ang kanyang resourcefulness. I always tell people, it's not the lack of resources, it's the lack of resourcefulness. So, imagine mo, makikita po natin na ang oportunidad, di ba? Ay pwedeng manggaling sa iba't ibang pamamaraan, di ba? Iba lang ang kanyang way, no, sa pamamalimos. Pero ano naman po yung cons na nakita po natin? Ang number one, ethical consideration. Syempre naman, ang pamamalimos ay hindi masyadong ini-encourage lalo na ng ating government. As a matter of fact, may batas against it, di ba? At the same time, syempre parang pinagsasamantalahan daw ng mga sindikato, yung mga ganito, or if not naman, yung ikang kahinaan, or let's say, yung naaawa ba yung mga ibang tao, parang ginagamit ang kanilang emotions. Yun ang hindi masyadong maganda. Pangalawa, in terms of sustainability, as a matter of fact, syempre, pag sinasabi natin na pwede kumita ng 5,000 a day, di lahat mamamalimos na. Diba? Kaya nga medyo hindi siya parang questionable siya, at saka hindi siya sustainable. I'm sure may mga araw na hindi ganun kalaki. And then pangatlo, itong public perception na ito, syempre naman, may mga taong nagtatanong, totoo ba talaga to? Or probably, pang viral post lang po talaga. So, in ending, kung titignan po natin, itong story na ito, again, uulitin ko kung totoo man o ito hindi, it's just a reminder for all of us that yung tagumpay sa buhay ay pwedeng manggaling kahit sa anong pamamaraan, as long as legitimate and legal. Diba? Kung may traditional way man, mga iba pumapasok sa trabaho para kumita, ito naman, namamalimos para kumita. Ang importante po talaga, kailangan lang muna natin talagang pag-isipan at pag-aralan. Kung tayo po ay gagawa ng pera, dapat gumawa tayo ng pera sa legal, at the same time, sa tama, at the same time, sa pamamaraan na hindi makakasakit sa kapwa.
kundi makakatulong sa iba. Sana naman itong short na commentary video about this, medyo intriguing lang, pero sana naman napukaw ang ating isipin at damdamin kung kaya ng isang badyaw na talagang makaipon at magawa ito, talagang makabili ng bait lupa, ay kung kaya niya, edi mas kaya natin. Kayo, ano sa palagay niyo? Mag-comment kayo sa comment section right now.